Nagsagawa ng walk of change ang mga dating drug suspects sa Tanawan City, Batangas. Ang sinasabi ng lokal na pamahalaan, ito daw ay simbolo ng pagbabagong buhay ng itong mga pinaghihinalaang drug suspect. Makibalita tayo kay Victoria Tulad. Muling pumarada sa kalsada ang mga drug suspect sa Tanawan City, Batangas. Pero di gaya ng mga nakalipas na parada na kung tawagin ay walk of shame, ngayon, walk of change na ang nilahukan ng aabot sa 200 drug surrenderers. Ang naturang parada, simbolo ng pagbangon ng mga drug suspect mula sa kanilang pagkalulong o kaya'y pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Kasama sa naturang parada ang mga kawani ng Tanawan PNP at maging ang alkalde ng lungsod na si Mayor Antonio Halili. Matapos magmarcha sa mga lansangan ng Tanawan, diretso sila sa gymnasium ng lungsod para sa kanilang munting graduation ceremony. Dito, pinapurihan ang mga lumahok at nagtagumpay sa drug rehabilitation program ng PNP Calabarzon. Umaasa naman si Mayor Halili sa pamamagitan ng kanilang rehabilitasyon ay muling tatanggapin ng kanilang kababayan ang mga dating drug dependent. Meron palang pag-asa. May pag-asa pala yung mga naliligaw na landas na victim ng illegal drugs. May pag-asa pala ng bago. Para sila yung mag-example. Sila yung mag-motivate, mag-inspire. Susunod ay sasailalim sila sa training ng TESDA para makatulong sa paghahanap ng sapat na kabuhayan. Sa tala naman ng Tanawan City Police mula Hulyo 2016 hanggang September 15, 2017, mahigit 2,100 ng drug suspect ang sumuko sa Oplantok Hang sa kanilang lugar. Ito po yung kumpletong programa na ma-address itong mga to kasi po dapat maintindihan nila na sila ay importanteng mamamayan sa ating komunidad. Hindi po sila matapon, hindi po sila kriminal, sila po ay biktima. Victoria Tulad, GMA News.